So today, welcome back sa aking YouTube video. At ngayon, pag-uusapan natin ang trending na trending na isang social media influencer na si Buknoy Glamurrr. Actually, nabasa ko sa... Wala kasi akong Twitter, so hindi ko alam yung trending sa Twitter. Pero nabasa ko siya sa post ng kakilala ko. Pero hindi ko talaga kilala na sikat pala siya. Sikat siya na social media influencer. So, isang sikat siyang tao. So, hindi ko siya kilala na sikat pala siya. So, nakilala ko lang siya when I heard from my husband, sinabi niya na sikat daw si Buknoy from 500 subscribers, ay 500,000 subscribers, I guess, naging 100,000 subscribers na lang siya. Dahil sa isang pagkakamali na nagawa niya. So, today, pinanood ko yung video, pinag-aralan ko yung video, kung ano ba yung mali talaga yun ni Buknoy Glamurrr. So, habang tinitingnan ko yung videos niya, yung mga ibang komento ng ibang mga YouTuber, tinignan ko din kung ano yung sides niya. So, nung nabasa ko na, kasi ang hirap mag-react kapag hindi mo, ang hirap mag-react kapag puro lang mga chika, mga chismis, o naririnig mo lang sa tabi-tabi or sa mga ganyan. So, mas maganda talaga na panoorin natin kung ano talaga yung ginawa niya. So, pinanood ko talaga yung video, yung nag-trending na video. So, sa pagpanood ko nun, actually, nasabi ko at first, wala naman siyang ginawang masama. Honestly, wala talaga ako nakitang masama sa ginawa niyang video. Actually nga, ini-encourage niya nga ang lahat na magsikap, magpursige sa buhay, kasi kung hindi ka magpupursige, wala kang makakamit, wala kang mararating. Pero at the end of the video, inulit-ulit ko talaga siya. At the end of the video, parang mahaba na yung, hindi naman siya masyadong mahaba yung video niya, pero inulit-ulit ko kasi hindi ko na-gets. Hindi ko talaga na-gets at hindi ko na-gets kung bakit ganun yung reaction ng mga tao sa kanya. Pagkatapos noon, inulit ko. Sinulit ko, 3 times kong inulit ang video niya, yung nag-trending na video, at nakita ko doon, kasi may nag-replay, parang ni-replay ang sinabi niya, kasi sobrang bilis lang talaga ng sinabi niya. Hindi mo naman makikita na grabe talaga yung comment niya about sa tricycle driver. Nagkamali lang siya doon. Actually, from the start, maganda yung sinabi niya. Doon lang talaga siya nagkamali, nung... sa isang word lang talaga. Nagkapali lang talaga siya sa isang word. Kaya ganun ang nangyari. Kaya madaming tao ang nagbabash sa kanya. Maraming nag-unfollow, nag-unsubscribe. Marami sigurong nag-block na nga sa kanya. At saka marami ng videos na pinakalat ang kanyang videos. Ayan, sari-sari ng reaction sa mga artista, sa mga kapwa YouTubers. Ayun. Pero ang masasabi ko lang, tao lang naman din tayo, di ba? Nagkakamali rin tayo. We are not perfect, we are just human. At si Buknoy kasi, bata pa siya. Siguro na sa mga edad, 16 years old pa si Buknoy. Bata pa kasi siya at hindi niya inisip na ganun pala ang magiging kalabasan. Parang iba sana yung dapat niya sabihin, pero yun ang nasabi niya sa video yun. Kasi hindi naman scripted yung sinabi niya eh. Hindi siya scripted, kaya pwede siyang magkamali. So, dahil nagkamali si Buknoy, huwag naman natin siyang husgahan sa kanyang pagkatao. May kanya-kanya tayong pagkakamali, may kanya-kanya tayong mga flaws. At kung sa tingin mo ay hindi ka nagkamali ni minsan, ikaw ang unang bumato kay Buknoy. 'Di ba? Kagaya nga 'di ba sa Bible na sa Bible. I'm not expert sa mga Bible verses, pero narinig ko siya sa Bible na Bible. Grabe talaga yung Bible. Narinig ko kasi siya sa Bible or nabasa ko siya sa Bible or narinig ko sa iba na sinabi doon about sa Bible na or sa palabas, nakita ko siya sa palabas sa mga every time about Jesus na kung walang kasalanan, example kay Magdalena, sinabi ni Jesus dun sa mga tao na, kung wala kayong kasalanan, kung malinis kayo, feel free na batuhin siya.
kayo ang unang bumato sa kanya kung feeling niyo wala kayong kasalanan. So, in that Bible verse, tama ba yung Bible verse ko? Huwag naman natin siyang husgahan dahil lang sa kanyang nasabi. Para kay Buknoy, kung napanood mo ang video nito, and next time, careful na lang tayo sa ating mga sasabihin. Matalino ka man, professional ka man, nagkakamali ka rin. So, hindi ibig sabihin na hindi ka nakapag-aral, bobo ka, kaya mo nasabi yon. Ibig sabihin, that's your own opinion and sinasabi mo lang kung anong opinion mo. Pero next time, dahil alam mo na isa kang social media influencer, pag-isipan mo muna kung ano yung sasabihin mo. Pero yung sinabi mo talaga sa video ay na actually nagustuhan ko. Doon lang talaga siya, doon lang talaga nagkamali pagdating doon sa dulo. Kasi minention mo doon na para hindi kayo magaya. Parang gano'n na yung pagkakasabi. So, next time, careful lang tayo sa ating sasabihin. At alam ko, marami ka pang matutunan dahil bata ka pa naman. And I know you will learn your lesson. So, yun lang po lahat. And sa mga bashers ni Buknoy Glamurrr, ayan, isipin nyo na lang muna kung anong epekto ang mangyayari. Okay lang naman na mag-bash. Okay lang naman. Actually, okay lang mag-bash. Para din malaman ng tao na nagkamali siya. Pero wag naman yung sobra. Wag naman yung i-degrade natin ang tao dahil sa pagkakamali niya. At saka, mabuti pa nga yung mga tricycle driver. Yung mga tricycle driver, mga farmer, o yung mga, basta yung mga maliliit lang ang income na nakukuha, eh mas mabuti pa nga sila eh. Kaysa mga may matataas na profesyon, is yung iba, kahit tricycle driver lang sila, nakakapagtapos sila ng kanilang mga anak sa kolehiyo. So, depende lang talaga yun sa diskarte ng tao. So, I thank you lang lahat, and thank you everyone for watching into my video. Meron kayong suggestion or comment, or meron din kayong gustong sabihin about kay Buknoy, or anong mako-comment niyo about dun sa viral na kay Buknoy, sabihin niyo lang, i-comment niyo lang down. Ayan, comment down lang kayo dyan kung ano pa yung mga opinion niyo about sa viral na video ni Buknoy Glamurrr. So, thank you everyone! See you! Bye! Please don't forget to like and subscribe to my channel kung bago ka lang sa ating bahay.